Magandang araw mga bata! Welcome muli sa Edukasyon sa Pagpapakatao. Ako si Teacher Lynn, ang inyong guro. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang pagpapamalas ng katatagan ng Kalooban. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang ikaw ay makatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng Kalooban. Pag-aralan mo ang sumusunod na larawan. Ano ang pakiramdam mo kapag ikaw ang nagsasalita sa harap ng klase? Naranasan mo na bang magtanghal sa harap ng maraming tao? Ano ang iyong nararamdaman? Sino nga ba ang minsan ay hindi nakaramdam ng takot? Pag-aalala o pagkahiya kapag tayo ay nagsasalita sa harap ng klase o nagtatanghal sa maraming tao? Suriin ang bawat sitwasyon. Dilugan ang like kung ito ay nagpapakita ng katatagan ng Kalooban. At dislike naman kung hindi. Sumasali pa rin ako sa mga palatuntunan at kaligsahan. Kahit minsan ay natatalo. Like o dislike. Ito ay nagpapakita ng katatagan ng Kalooban kaya like. Galit ako sa pakikipag-usap sa nakasamaan ko ng loob. Like o dislike? Ang tamang sagot ay dislike. Naiinis ako sa mga puna ng aking mga kaibigan. Like o dislike? Ang tamang sagot ay dislike. Masigasig ako sa aking mga ginagawa para mapaunlad ang aking kakayahan. Like o dislike? Ang tamang sagot ay like. Pag-aralan natin ang comic strip at sagutin ang sumunod na mga tanong. Isang tagpo sa paaralan ang nagaganap hinggil sa pag-uusap ni na Tom at Juan tungkol sa kanilang kapag-aral na si Alan. Suriin ang kanilang palitan ng salita. Iinis ako kay Alan. Bakit naman? Kasi kahapon, binigay ko ang tinapay ko. Kasi sabi daw niya, aabangan niya ako pag-uwi pag di ko siya binigyan. Baka gutom lang siya. Kasi mas malaki siya sa atin kaya hindi tayo pinakaya. Hindi naman siguro nagkataon lang. Hindi ko na nga lang siya pinapatulan. Mabuti naman kung ganun. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa comic strip na inyong binasa. Ano ang paksa ng pag-uusap ni Tom at Juan? Tama, ang paksa ng kanilang usapan ay tungkol kay Alan. Bakit nila pinag-uusapan si Alan? Tama, pinag-uusapan nila si Alan dahil siya ay nang-agaw ng pinapay ni Tom. Tama ba ang ginawa ni Alan sa kanila? Bakit? Hindi, sapagkat ito ay pambubuli. Ano kaya ang pakiramdam ni Tom at Juan tungkol sa sitwasyon? Tama, sila ay naiinis at nagagalit. Ngunit sila ay nag-iimpi. Sino sa kanila ang may matatag na kalooban? Bakit? Tama, si Tom ay may matatag na kalooban sapagkat siya ay marunong magtimpi. Masasabi mo ba na ang pagtitimpi ay palatandaan ng katatagan ng loob? Opo. Tama. Sapagkat ang pagtitimpi ay pagpipigil ng damdaming pagkagalit. Tandaan natin, may mga palatandaang nagpapakita ng pagiging matatag ang loob. Ilan sa mga ito ang pagkakaroon ng lakas at tapang ng loob na harapin ang isang mabigat na problema. Tibay ng loob kapag naatasan na ipakita ang anumang kakayahan.
pag-iisip o pagninilay bago gumawa ng aksyon, at pagkakaroon ng kontrol o pagtitimpin sa kapwa. Bilang mag-aaral, makabubuting pagtuunan mo ng pansin ang mga gawain na magpapatag sa iyong kalooban upang patuloy kang makagawa ng mga makabuluhang aksyon. Palagi sa isip na ang katatagan ng loob ay siyang uri ng katangian na dapat pahalagahan at isabuhay ng bawat tao, tulad ng pagiging positibo sa lahat ng pagkakataon. Kahit na mahirap gawin, ay makakaya pa rin. Gayun din ang paghingi ng tulong sa iba kung kinakailangan. Basahin ang mga pangungusap. Lagyan ng check kung ito ay nangangailangan ng iyong katatagan ng kalooban, at ethics kung hindi. Hinahamon ka ng away ng iyong kamag-aral. Magpapabakuna ka laban sa isang epidemya o sakit. Magwawalis ka ng bakuran. Sasagot ka sa mahirap na tanong ng guro. Mag-aalaga ka ng halaman. Okay, let's check. Number 1, ito ay check. Number 2, check. Number 3, ekis. Ek. Number 4 ay check. At number 5 ay X. Mahusay mga bata! Nasusubok din ang katatagan ng ating loob sa pamamagitan ng pagtanggap sa puna ng ibang tao at pagtatama sa mga hindi magandang kilos, gawa at gawi bilang tao. Para sa ating karagdagang gawain ay sagutin ito. Pinaalalahanan ka ng iyong nanay dahil palagi mong inaaksaya ang tubig na iniigib ng iyong kuya. Ano ang gagawin mo? Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. At dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!